Good evening. It's 8:27 p.m. Wednesday, May 25th, 2022. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Every Wednesday, Zoom. At kamusta kayong lahat? Tapos na tayo sa prayer request. Tapos na tayo sa praise report. Sino mauna? Praise report. Praise report kay Jan. Good evening muna, Tita Fe. Good evening. Tita Amy, good evening. Happy anniversary. Who wants to start? Praise report. Ayun, PJ. Ako po, yung kanina, yung si Hazel, doon pinag-pray natin yung audition niya. Kasi she's been trying to audition to different mga TVC since 2020. Lahat, hindi siya natatanggap. So, sobrang favor na for this year, tatlo agad, sunod-sunod. So, grabe talaga, grabe lang yung ano favor ni Lord. Tapos yung brother ko nga, may job interview later. Tapos ako, ano, sir, ma-approve na. Na-amaze ako kasi in 2 months na nakapag-submit na ako ng lahat ng documents sa lawyer. So, yun. Ayun. Ayun po. So, sobrang favor. Parang, ang smooth lang na pinagdaanan. Ganun. So, thank you, Lord. Sarap pakinggan na pag praise report. Next. Praise report kay Jan. Hindi mo akong kinikick out, Pastor. Ako, Pastor, praise support. Kahapon pa, iniisip ko anong verse ang gagamitin ko. Hanggang kanina, ano po ang verse ang sishare ko? Hanggang sa, may nakita ko mga clippings ko na gamit ko. Hopefully, ma-justify ko yung verse. In love po. Thank you, Lord. Yun ang maganda sa nag-journal. Yeah. Ako, isa sa benefit ng journaling, no, ng pagdo-document lahat ng mga na pangaral mo o kaya kung meron mga revelations sa'yo si Lord, is that pagka may time na sabi nga be season be ready in season or out of season. So pagka may panahon na kailangan mag-share, pimahugot ka, di ba? So, halimbawa, bigla akong sinabi na, uy, kailangan namin ng preacher dito. At least meron akong mayigit 100 sermon ata. Meron ako mamili. Na sermon pa na ata akong Biblia. So, di ba? So, wag niyo itatapon yung mga ano, mga halimbawa, kahit yung mga ano natin, yung bulletin natin, Sunday bulletin, no, we should encourage our people to keep that, no, kasi naalala ko sa church namin may pa-contest pa yun eh, ang makabuo ng January 1 to December 31 kompleto mo yung Sunday bulletin mo, may premyo pa, may ganun pa, naalala ko. So tapos dumusulat yung mga, kasi minsan nangungusap ang, hindi pala minsan, linggo-linggo nangungusap yung Panginoon sa iyo, diba, sulat mo doon, no? So yeah, para maalala mo. Ako, Pastor, meron pa yung mga 1999 bulletin pa ng Panorama. Tatabi ko pa ba yun? 1999? Pang ano na yun? Pang ano? Pang Panorama pa. Pang museum na yun. Antik na yun, Mama. Pang museum na yun, ha? Dapat dito, Pep. Pag-scan mo, tapos parang may USB ka na lang. Tapos, yeah. Ayaw ni Tita Rachel lang ganyan. Tatapon niya yan. Kasi yun talaga yung report ko for this, ano, for last week. Nanggigigig. Supportanta ka. Ayan. Hindi, pero ma-appreciate nyo rin, ano, yung, kasi bubuksan ko yung, dadaling ko kayo sa museum lahat. Meron na ba sa inyo nakapasok sa museum natin? Napasok niyo na? Wala pa? Wala pa sa inyo nakapasok? Yung museum sa ilalim. Sa ano po? Sa museum sa baba? Sa ilalim natin?
In church kasi natin ang church number 1, 1895. So, yan ang unang church ni Phineas Breezy. Oh, kasi parang Phineas and Ferb. Phineas yeah. Breezy. Ngayon, yung kanyang mga unang sermon, yung mga marketing material niya na yung nilalabas natin, alam niyo, nilalabas natin na black na tingi. Meron din sila noon, mga streamer nila, pati yung fan nila, yung fan na kinaganon-ganon lang para kumakawag-kawag. So, ma-appreciate nyo. As in, it, parang babalik kayo sa lumang panahon na 1800s. Na naka-preserve yun sa ilalim. Bubuksan natin yun. I-request ko sa MCB na, na pagka natapos natin yung membership class. So, lahat ng graduates, yun ang pinaka-treat. Na isa-isa, papasok doon. Medyo kikilabutan lang kayo. Kasi makita niyo yung mga picture doon nila, mga boy na picture na 1800s pa. So, yeah. Naku, nag-freeze kayo. Praise support? Ako po, Pastor. Go ahead. Shinare ko na po ito sa, ano, sa worship team. Nangyari po doon sa car. Na-figure out po nung ano, dealership na may problema po yung throttle body assembly. So, pinalitan po siya, sinagot po ng warranty, and then yung boss ko po, yun nga po shinare ko last week, sobrang bait po talaga ng ni Lord. Sinagot po ng boss ko yung rent a car. So, praise the Lord. Wala akong nilabas na pera. Wow. Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. Ako din pala, love, kanina, no? Biglang huminto kotse. Nag-brake ako, huminto yung kotse sa gitna ng ano. Buti wala na ako sa freeway. Nakapasok na ako sa side street. Huminto. Diyos ko, sabi ko, nag-hazard ako agad. Tapos hindi, sabi ko, Lord, sana wala na makabunggo sa akin sa likod. Tapos yun, sinara ko uli yung kotse. Tapos inon ko. Nawala lahat ng mga pula. Ang dami kasing pulang nag-appear sa ilalim. Sabi ko, ano ba ito? Makauwi pa ba ako? Nakauwi naman ako, praise the Lord. Kaya papaayos ni Jeff bukas yung kotse. Hindi ako napahamak. Bili ka na ng bago. Hindi na lang kayo ng bagong kotse. Ayan, so, eh, mo na may pilitan ng bumili ng bagong kotse. Wala nang pera. Bagong kotse ka niyan. Bili na lang bago. Si Lord naman bibili, hindi naman tayo. Ayun. Ayan, nilagay ko rin pala, a special ano request ano bigyan tayo ni Lord ng isa pang pianista tsaka gitarista tsaka bahista, no, para makumpleto parang buong banda na para makumpleto yung band natin tsaka makapagpahinga rin si Aldrin, kawawa naman. Nirarayuman ng sana madala ko yung pastor sana madala ko yung partner ko kasi magaling yun magpiano eh tsaka guitar. Wow. Sana hopefully pag-pray natin na madala ko yung partner ko. And also, you know, for it's a blessing for my pregnancy right now. Oo. Ma Pilipino ba siya? Puti. Pero marunong makisama. Marunong magtagalog. Baka maubos ang English namin eh. Yeah, pasalamat din tayo. Merong bagong buhay, no, sa sinapupunan ni Aldina. Amen. What else? Ano pa? Uy, yung pagbili ng kotse dito, hindi naman duho. Talaga namang kailangan, di ba? Kasi pag tatakbo ka sa freeway, hindi pwedeng ang kotse mo, ano, yung mahina. Dahil mas malaking problema. So, kailangan tip-top shape palagi yung kotse. No? Kaya, malaking praise support yung kay Aldrin eh. Kumbaga, naka-uwi sila ng safe. Bagal nga nila pa-uwi nun eh. Nakapila kami nun. Ano, para kami nga umaten ng ano, punerarya. Ang bagal namin sa freeway. Si Kled, di na nakapaghintay, nauna na. Umo-overtake. Si Jasmine nga, Pastor, ang daldal eh. Daldal ang daldal kasi inaatake daw siya ng nervyos para maalim si Aldrin.
Ikaw, alam mo, lumuwag lang naman din. Ayaw mo na yung adjustment, pinatibok ang puso. Tama, sasabihin pa ni Sir Pepot, may naamoy yung komisyon ng kahit, lalo na tako. Bakit doon ba kayo nakasakay? Oo po, sa amin po. Praise support pa, praise support. Meron. Ako po, Pastor, nagpapasalamat po ako ngayong araw tsaka ng mga nakaraan na lagi kaming busog po. Lagi na yung nangagapit ba? Thank you, Dayan. Thank you sa pagbusog sa amin. Thank you sa dinner. Busog ng bahay kayo. Ah. Marami pong blessing. Yeah. Thank you. Dalas ko nga nakikita yung ano, yung sumusugod bahay kayo. Eh. Parang masaya-masaya si CJ. Siyempre, actually, sabi ko nga sa kanila, hindi lang kami nabubusog sa pagkain. Pati sa kwento din. Ganun. Yeah. Oo eh, parang kailan lang nag-buffet kayo eh. May meeting kami. Aba, lahat wala. Wala sa meeting. Sabi ko, postpone na lang. Yan ang mahirap pag Valencia bahay mo, hindi ka basta-basta makapunta. Ano pang price report? Babalik na raw pasok sila Regia sa Glendale. Para sa buffet. Ano pang price report natin? Meron pa. Ha? Ako po, may price report po. Oh, kamusta? Ano po, tawag dito, first week ko po na alone sa Rabalagang ako na lang kasi tapos orientation. And midweek, nagpapasalamat po kay Lord for giving me energy and patience and ang tawag dito, tsaka po wisdom sa araw-araw. Kasi mahirap po na parang yung mga litong bata na nasa middle school yung dealing with everyday. Yun po. Yeah. So, yun po. So, nakaka-adjust at least ka na? Medyo hindi pa po na-overwhelmed. Kanina po, nirescue lang po ako ng boss ko. Yeah. Kaya nakapag-lunch ako. Yeah, thank you Lord. Thank you Lord sa mga trabaho natin. Sanay ka din. Anything else? Race report? Wala na. Let's report po si Jaya kasi nakapag-file na po si nanay ng citizenship. Wow, Amerikana na sinabing. Ano po, 18 months daw po, sabi sa timeline. 13. Daw. Wow. Jolene, char. Amerikana na si tita. Nandito po. Andito po sila ngayon. Hello! Anong ulam? Anong ulam natin dyan? Ayan. Ito po ang ulam daw. Ako yung gusto ni CJ. CJ, Cheesecake Factory. Wala yata siya. Uy, kailan? Kalad ka rin. Ang daling yaya. Cheesecake Factory. Alright, so welcome. Nawala si Alina. Nasaan na? Welcome to our Zoom prayer meeting. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. So, sino ba ang ating ano ngayon? Si Tita Pepot. Next Wednesday, si Teacher Minnie. Pagbubulay-bulay, salita ng Diyos. Let's do our devotion. Go ahead, Tita Pepot. Okay, let's pray. Heavenly Father, we are gathered here tonight to give our praise.
Thank you for all the answered prayers, and we would like to lift up to you all our concerns, our prayer requests. We pray that you would hear our prayers. We ask that your Holy Spirit would be at work in our midst. In Jesus' name, amen. Okay. Sana naman eh, ma-justify ko yung ano ha. Okay, ang first natin for tonight is coming from Psalms 50:23, NIV version. He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. Dito po sa verse na to, I would just, gusto ko lang i-underline tatlong words. Sacrifices prepares the way, at saka salvation of God. Sacrifices means it is giving to the Lord whatever He requires of our time, our earthly possession, and our energies to further His work. Doon naman po sa prepares the way, it is to follow that way that He will show us in our Christian walk. Pagdating sa salvation of God, it refers to the peace and blessedness, happiness favored by God. This verse is saying that our faith in God pleases Him, while our thanksgiving glorifies Him, and that the one who glorifies the Father is the true worshiper who worships Him in spirit. God is telling us that He is not satisfied with our material sacrifices alone. Rather, He desires His people to worship Him with thanksgiving and prayer, because the primary purpose of thanksgiving to God is to acknowledge His goodness and to honor Him. And in prayer, I just want to quote some that I can mention. Prayer does not change God, but it changes Him who prays. Prayer have no expiration date, meaning we do not know when, where, or how God will answer our prayers. Prayer is the greater word. By prayer, God speaks in the silence of our heart. Prayer is man's greatest weapon in times of trouble. Prayer should be the key of the day and the lock of the night. When you can put your prayers into words, God hears your heart. So with thanksgiving and prayer, He can show us the salvation of God, which is the gift of freedom from our sins that Jesus made possible by dying on the cross. And that the only way that we can receive this salvation in Christ is through repentance and faith, meaning we should turn away from our sinful ways and faith by turning to God. So I believe that what we can render to God is to have a thankful heart, because it recognizes God as the source of everything. My question. About prayer. Is prayer your steering wheel or your spare time? Spare tire. Steering wheel. Does your prayer control your entire life, or you only utilize this gift when all other methods fail? That's it. You love po. Thank you. Ang tanong, yung panalangin daw ay manibela mo or spare tire mo lang? Appreciate ko lang yung Church of the Nazarene sa ginagawa nila ngayon. Yung what do you call this? Yung kanilang half million mobilization, looking forward na magkaroon ng limandaang libo, no, na Nazareno na nananalangin sabay-sabay gabi-gabi for 35 days. At kumbaga ipanalangin yung direction sa buhay natin at direction ng Diyos sa church natin. So, yun obviously, pag pinigyan mo ng pagpapalaga ang panalangin, manibela mo siya. Diba? Hindi mo siya spare tire. Minsan kasi, nananalangin tayo individually or corporately,
pagka may mga problema, kagaya na may shooting, manalangin tayo. Diba? Ito yung narinig ko kanina, yung sa news, sabi niya, sawan-sawa na siya sa ano. Sawan-sawa na siya dun sa ano, mga, and let's take a moment of silence. Sawan-sawa na daw siya. Parang, hindi, parang, sana matigil na daw talaga yung ano. Kumbaga napapagod na yung puso niya dun sa, kasi nga naman napaka ano. Kumbaga sobrang grief ang ibibigay sa iyo nung nangyari sa Texas. And anyway, sa akin, napansin ko lang nung madalas akong maimbitahan sa iba't ibang simbahan para mag-preach. Pagka siyempre, napagkakwentuhan, nakakausap mo yung mga tao doon. When you talk about prayer and when you look at their parang kanilang game plan for the year or for the month or whatever, pag yung business plan nila, kadalasan wala yung prayer, no? They don't allot time to pray. Kumbaga, kasi ang hirap, di ba? Kasi may pinapagawa sa yung tatay mo, halimbawa. Tapos, may expectation siya na resulta. Tapos, ikaw naman, excited sumunod, pero hindi naman kayo nag-usap kung paano nyo gagawin. Diba? So, importante yung prayer kasi backbone ng ministry yun. Eh. Kaya, isa sa unang-una nating piromote, no, 2 years ago, eh, talagang nag-invest tayo ng panalangin. No? Nagkaroon tayo ng, nag-umpisa pa nga ito, Saturday morning, tawag natin breakfast prayer, no? Then nilipat natin ng Wednesday. And then ngayon habit na yung prayer, di ba? Tapos ngayon meron tayong 500,000 mobilization, yung 35 nights, tapos yung prayer before service. Napansin niyo ba yung epekto na after ng prayer for 2 Sundays consecutive? Eh halos walang nangyayaring kakaiba, 'di ba? So effective. Yeah. So nagpapasalamat ako doon sa mga board natin, mga pastor, mga ibang mga members and workers na nananalangin, no, before the service. Importante po 'yun, napaka-importante. Nakita ko pa nga sa video eh si Tita Pepot. Siya pa yung tagayaya eh. Nahuli ko sa video. Nakita sa video na siya yung nagyayaya. Niya tawag niya no, na mag-pray na. No? So nakakatuwang tingnan yung ganun. No? Kasi pag nakita yun ng mga ng flock natin, gagayahin nila yun. To give importance sa prayer. How about you guys? Ano masasabi niyo sa Psalm 50:23? Anybody? First, ako question. Bakit ba kaya, bakit ginamit na yung word na sacrifices? Kasi thanks offering. Yeah, kasi titingnan mo kasi siya doon. Why do you have to sacrifice? Titingnan mo siya kasi doon sa thanks offering. Sa historicity and cultural background ng panahon na yun. Kasi when you give offerings, it's through sacrificial means, no? Para malinis yung kasalanan at saka magkaroon ka ng salvation, no? Yung tinuro natin dun sa walk through the Bible, dun sa Exodus sa Leviticus, na mayroong iba't ibang sacrifices, may iba't ibang offerings, no? So doon binabase ng salmista kasi yun yung panahon niya. Eh. Nakonyo. Pero pertaining din to sa panahon natin na what are the sacrificial thing na pwede mong gawin para maging thanksgiving ng heart mo. One example is halimbawa is tithes and offering. Diba? Kumbaga somehow sacrifice. Kumbaga if you will look at it, kung talagang tight yung budget mo, it will come as a sacrifice sa perspective ng mundo. Pero sa perspective ng Diyos, hindi. No? So, yung mga ganun. So marami pang iba, no, na sa perspective ng mundo eh sakripisyo yun sa kanila, no. For example,
pag-alis mo ng hindi mo paggawa ng mga dati mong ginagawa, maaring it's a form of sacrifice sa iyo, pero sa totoo lang it will lead to salvation. Dun sa tanong mo, kumbaga it comes doon dun sa panahon nila na para malinis ka, para may salvation, kailangan may sacrifices. So sa panahon ni Kristo, yung sakripisyo na yon siya na mismo para ma-receive mo yung salvation. So it goes the same sa panahon natin. Parang yun. Thank you po. Maraming salamat. Mm-hmm. Thank you, Brad Pitt. Thank you, Brad Pitt. Ano pa masasabi niyo? Sa akin po nakarelate po sa sacrifice. Not just finances, yung time po eh. Yeah. Kasi po, ano, like, tulad po ngayon as the parang main instrumentalist po ng worship team. Hmm. Talagang halos after work, yun na lang nasikaso ko. Hmm. Pag-aralan yung kanta, hanapin yung chords. Na dati po eh, nakikipaglaro lang ako kay Anaya, nanonood lang ng TV, ng movie. Doon na po yun, naalalaan yung time. Ngayon yung pa energy. Ngayon pa naman, iba-iba ang worship leader mo. So, iba-ibang genre sila eh. Iba-ibang tipo ng music. Iba-iba sila ng inabot. Alam mo yun? So, baga mapipilitan nga aralin yung music na hindi mo pa nadinig o kaya bago sa pandinig mo o kaya hindi mo pa natutugtog mo ang ganun. So it's kind of hard na yung sitwasyon ni Aldri. Kaya po eh. Batak na si brother at iba po yung iba-iba po yung kinagusto nila. May mataas ang boses, may mababa ang boses. O yung pa mag-a-adjust ka dun kasi isa ka lang eh. Isang instrumentalist ka lang, ikaw yung magdadala eh. Di ba? Eh si Pastor Bong nag-rhythm lang naman. So, kumbaga, mahirap talaga, no. Tapos minsan siyempre ano pa kayo? Minsan hindi magtatagpo pa ng drummer. Minsan may ganun 'yan eh. Di ba? Sila sabay eh, parang ganun. So, yeah, it pertains also to time, effort, di ba? Yung pagtsatsaga, no? Apo. Pero ano po, I'm enjoying naman po. Nakakapagod lang talaga pero I'm enjoying. Ano yan eh, kumbaga siguro that's part of your growth. Sa growth kasi may growing pains, no? Probably the Lord is leading you somewhere sa greater heights, greater calling, alam mo yon. Kasi pagka nasanay ka sa ano, sa hirap, mas madali na sa iyo yung buhay, di ba? Naalala niyo noon na nang bata-bata kayo, nagtatrabaho kayo, hindi pa naman kayo supervisor or manager or boss, di ba? Para makapasok ka sa eskwela, mag-ihirap ka muna. Ano may sa may mga panahon na ganoon eh, na dinaanan mo, di ba? So, pero ako thankful ako sa mga ganong hirap na 4 na oras ng tulog ko sa isang araw. Ano may, kasi nung dumating na yung mabibigat na bagyo sa buhay ko, hindi ko masyadong iniinda kasi sanay ako sa hirap eh. Parang ganoon. So, kumbaga, ganyan din sa ministry, no. Kumbaga, may mga dadaanan ka, mahirap, masakit, kumbaga, pero ini-ready ka lang ng Lord for ano, para maging weatherproof ka, kumbaga. Yeah. So, pero Pastor, to answer Tita Pepot's question, prayer should be the steering wheel nga po. So, yeah. It should kailangan ano po eh, lifestyle, like just like praise and worship is a lifestyle, prayer should be also a lifestyle. Lagi pong si Lord ang nasa isip mo, nasa puso mo in everything you do. Second nature na, no, dapat. Ano po, it's like how you breathe, how ano po yung parang dapat parang kung paano hindi niyo na po iniisip, automatic na po. Eh, parang Wednesday, automatic na. Subukan mong ano,
Kumbaga minsan pag hindi ka pupwede, parang hinahanap din yung katawan. Parang naalala ko yung nag-ano tayo, nag 52 nights ng walk through the Bible. Yung iba kahit nasa mall yata, binubuksan yung walk through the Bible. Pagkadating ng alas 7 ng gabi, binubuksan yung walk through the Bible. No, parang mga zombies yan. Parang zombie. Ayun, iba kinakwento mo na sa San Diego kayo, gumala kayo. Nasa Diego na, nakagala na. Biglang nasa ano kami, nasa dining table. Biglang nagbukasan ng cellphone. No shit, isakto. Parang oras yan eh, no? Wag ka, ano yun, parang second nature na sa'yo. Ayan. Tsaka maganda maituro yan sa next generation ng church kasi time will come. Paano na ng paano eh. Kumbaga, palusa ng palus yung spirituality. Diba? Eh, sabi naman ng Bible eh, na someday in the future, people will become lovers of themselves. Diba? Eh, hindi ba naman lover of yourself? Eh, bibili ka ng AK, ay ng ano, assault rifle, tapos babarilin mo yung lola mo. Tapos babarilin mo yung 19 kids at saka dalawang teachers. No? Ipo-post mo pa sa Facebook. Alam mo yan, kung di ka ba naman lover of yourself, narcissistic yung batang yan eh. Kasi talagang gusto niya magpapansin eh. Alam mo yan. Kaya nako. Somehow, alam mo yan, naghahalo yung inis at yung anger ko kahapon. Hindi ko maintindihan na. Alam mo yan, sabi ko, nako, kung nandun lang ako, ako magdadalo ang isip, dadambahin ko talaga yung batang yun. Pero ano eh, kumbaga, kung titingnan mo, madami pang ganong bata. No? Yung sama na sa prayer. Tingin ko ah, madami pang ganong bata na nagpa-plano ng ganon. Or hindi lang bata, maaaring matanda. Kasi bakit ulit pa ulit-ulit? Diba? Paulit-ulit lang. So, ibig sabihin talagang, ano, doon panalo si Satan doon sa totoo lang. Wala tayong kalaban, wala tayong panapanalo doon unless sumunod tayo sa Diyos. Napunta na naman sa barilan. Anything else? Pastor, dito ba hindi nila pwedeng gawin yung gun ban sa mga kabataan may age limit? Ang batas po, pag nag-18 ka, pwede kang bumili ng baril basta green card at US citizen ka. So, mas madali pang bumili ng baril dito kaysa bumili ng alak. Dahil sa alak, subukan yung bumili ng alak. Alam yan, si Sister Faith. Oh, si Sister Faith ay nasa tamang edad na. Punta ka ng Ralph's or Walmart, bili ka ng alak, hahanapan ka ng ID. Oh, kahit si Sister Jasmine, hahanapan ng ID. Nax, mukhang bata. Totoo yan, nahanapan kayo ng ID. Kasi they wanna make sure na above 21 ka. Kasi matindi yung penalty. Pwede ninanapan ako ng ID. Ba't bumili ka pa? Nagibiro lang ako. Yeah. Baka nga si Tita Faye, hanapan pa ng ID yan. Magugulat kayo. Pag bagong hair color si Tita Faye, hindi mo mapapansin na lalo na nakatalikod si Tita Faye. Sa totoo lang, pag nakatalikod si Tita Faye tapos bagong hair color, mukha siyang 40-year-old lang eh. Mukha siyang 35 eh. Kasi slim na slim pa yung katawan ni Tita eh. So, nahanapan ka talaga ng ID dito. So, ganun kahigpit, no? Ganun kahigpit. Kumpara sa, ano, sa pagbili ng baril. No? Basta green card ka lang, above 18, pwede ka nang bumili ng baril. So sana higpitan nila yung pagbili ng baril. Hindi sa pastor, dahil sa mga nangyayaring ganyan sa mga school, tina-target, yung mga school, hindi ba pwede lagyan nila ng security guard o meron po, may school police. May LAPD. Ang school natin, di ba sa Pilipinas, wala namang school police. Meron mga gwardiya, yung mga nakabit. Dito may police talaga. Merong specific na police na school police. Hindi sila yung police na nangahabol ng kriminal. Ha?
Nagkaroon din kasi ng issue ng ganyan. Anong nangyari kasi? Ang batas nila daw dyan, ayaw nila mag-discriminate. Pinaglabanan nila yun eh. Na kapag ikaw daw yung nag-cup-cup at nag-check, nangyari, itim man, or baka sabi nagre-racial profiling ka daw. Again, kaya pinagbawalan na naman yung mga paghawak sa bata, pag-check ng ano. Ano ba yun? Ay, nako. Depende po siguro sa school kasi naalala ko po yung sa school ni Day nung high school. May parang metal ano po sila. Oo, may metal pero nagkaroon ng issue na tangi na nga yung racial profiling. Meron din kami yan pero nagkaroon ng malaking issue noong nakaraan. Ewan ko kung ano nila yan. Ibabalik nila. So, pag sa atin, kasi may mga ano, advocate yan eh. Parang... May issue kaya tayo pag naglagay tayong detector? Ayun na nga, iniisip ko nga, baka ma-issue eh. Okay yan. Ewan ko ba? Meron naman kaya. Dapat mo nga yung temperature kala, ano eh. Lahat na lang may issue. Oo. Oh, okay, stun gun. Dibawa, iniisip kasi natin, equip natin lahat ng mga male, kakaroon tayo ng barangay tanod system, na meron silang stun gun, na ano may, para to pacify yung tao na makulit, di ba? Or biglang papasok at manghihipo o whatever gagawin niya. Pero kasi kung ano lang naman, sisigaw lang siya, magwawala, okay lang yun. Pupush out pa lang yun eh. Pero yung may gagawin na masama sa iba, yun ang hindi pwede. Kumbaga. Or may dalang panaksa, whatever, di ba? Kasi alam nga naman hintay yung pangsaks. Kasi nakita ko lang, based experience, doon sa OC, OC County, yung Taiwanese Church, wala silang maipalo eh. Ang hirap silang isabdu kasi alam mo yon, nasa mode ka ng worship. sino ba namang nag-aakala na habang nagpe-pray ka, kumakanta ka ng praise and worship, mapupunta ka ng Royal Rumble. Nakon yon, so yung shift noon na parang gusto mo nasa mood ka na magsisimba, tapos biglang mapapaaway ka. Kumbaga very polarizing yun eh. So yun nga, isa sa mga gagawin natin, mag-ready tayo na we don't want to hurt people. Wala tayong intention na ganun. Pero we will have all the intention to defend ourselves. Alam mo yun. Hindi tayo parang sitting duck na paglalaroan at alam mo yun. Kasi ginawa lang nila, pinalo lang nila ng silye kasi nga sila ready. Hindi mo naman masisisi. Sino ba naman ang gustong mag-arma sa loob ng simbahan, di ba? Pero sa panahon ngayon, parang alam niyo yun, you have to defend yourself, lalo na tayo na kasi flagship church tayo, na kitang-kita tayo. Kasi dati hindi ko problema yan eh. Lahat ng naging church ko, lahat ng pumapasok in-invite ng member, walang walk-in. Kung may walk-in, napakadalang, naligaw pa, ano yun, madalang na madalang. Pero sa atin, ang walk-in is normal. Kasi nga mukha siyang simbahang Katoliko na open sa lahat. Di ba? So, kumbaga, we just need to be very, very careful. Kaya tama yung ginagawa na after ng worship, no? Sasarado na natin yung pinto doon. No, ilalock na natin. Ngayon, pag late ka, kasi ba naman, worship ka darating. Eh. Madala ka naman sana. No? Next week, wag ka namang maagaga ka na dumating. Pag nalit ka, ikot ka na doon sa likod. Di ba? Maganda rin yan para ma-discipline yung tao. No? Para hindi sila dumarating ng worship time. Oh. So, yun yung ano, mga kailangan nating gawing adjustments. Nilock na natin yung gate na sa kabila. Di ba? Para ma-concentrate natin yung dadaanan ng tao. So, siya alarm natin yung mga kalalakihan. So, may sitting positions na sila. So, alam mo na ito yung mga bagay na ayokong planuhin. Pero, I have to. Alam mo yun. Kasi, kailangan maparamdam natin sa umaaten na safe sila. Ano kinalaman nito sa pinag-usapan natin? Punta na naman tayo sa ano. Anything else na nasa... sa Psalm 50:23. Wala na. Okay, let's start to pray. Ready na ba kayo mag-pray? Manalangin na tayo.
Ayan, let's start the general prayer with Sister Rachel. So let's start praying. Go ahead, Sister Rachel. Lord, maraming salamat po sa gabi ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa buong sa buong linggo, sa nagdaang linggo, Lord. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang binigay niyo po sa amin, Lord. At ibibigay niyo pa po, Lord. Una po sa lahat, nanghihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming nagawa, naisip, nasabi na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito, Lord. At idinudulo po namin lahat ng mga ipapanalangin namin mga bagay, mga problema, mga tao na may sakit, Lord. At piniklaim na po namin, Lord, na tinugon niyo na po itong mga prayer request po namin na ito, Lord. Pinapanalangin po namin ang Sri Lanka, Lord, na may economic crisis ngayon, Lord. Kayo po nawa ang humawak sa bansang ito, Lord. Alam po namin na maraming taong maapektuhan po sa economic crisis na to, Lord. Tulungan niyo po sila. Pagpalain niyo po yung mga taong, yung mga naghahanap ng trabaho, Lord. At pinapanalangin po namin na itong bansa na po ito ay magiging makakasurvive po sila sa economic crisis na ito, Lord. Pinapanalangin din po namin yung hate crime, mass shooting sa OC County Church, sa Buffalo, New York, Robb Elementary, Texas, na may namatay po na 19 kids and 2 teachers, Lord. Itinataboy po namin lahat ng mga gawa ng kaaway, Lord, lahat ng mga crime na gawa po ng hate, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga pamilyang nawalan po ng mahal sa buhay, Lord. Pinapanalangin po namin na kayo po nawa ay mag-comfort sa kanila, Lord. At pinapanalangin din po namin yung aming gobyerno, Lord, na may bigyan niyo po sila ng wisdom para po may gawin po sila para sa issue na ito, Lord. Pinapanalangin din po namin healing after the Philippine election, Lord. Ganun rin po sa new president, sa vice president, sa Senate, sa Congress, sa LGU, Lord. Pinapanalangin po namin, Lord, na i-heal niyo po yung mga taong hanggang ngayon, Lord, di pa po nila matanggap yung naging resulta ng election, Lord. Kayo po na mag-comfort sa kanila. And pinapanalangin din po namin yung mga new leaders, Lord. Kayo po na magbigay ng wisdom and knowledge po sa kanila, Lord. At pangunahan niyo po sila sa lahat po ng mga decisions na gagawin nila, Lord. At maging kalugod-lugod po lahat ng mga gagawin nila para sa bansa, O Lord. Pinapanalangin din po namin yung Ukraine, Russian war, at yung LVB, Lord. Alam po namin na nagaya po ng mga nangyayari ngayon, Lord, marami rin pong nawawalang nabuhay, Lord. Kayo po na mag-comfort sa kanila. At ipinapanalangin na rin po namin na anytime soon na matatapos na po itong Ukraine-Russian war, Lord. Hindi man po namin mapanalangin lahat ng mga bansang ito, Lord, yung ibang mga bansa, Lord, but kayo po nawa ang magprotekta sa mga bansang hindi po namin na ipanalangin, Lord. At pinapanalangin din po namin yung mga simbahan, school, grocery, yung mga public places, Lord, nawa po wala pong mangyaring mass shooting po uli, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga pamilya ng Nazarene, Lord, sa LA Pilnas, kahit anuman po sa kahit sa ibang churches po, Lord, kayo po nawa mag-ingat sa amin every day in our lives, Lord. In Jesus mighty name we pray, amen. Lord, we continue to pray, Lord God, for our attendees, Lord God. Remember in prayer, Lord God, ang mga Anastasios, Panginoon, Panginoon, si Aldrin, si Allison, Panginoon, si Anaya, at saka si Jasmine, Lord God. We pray that you continue to provide for them, you continue to bless them as a family. We are thankful and grateful for their effort, Lord God, in serving you. Continue to protect them, Lord God, from sickness and everything, Lord God. Thank you for
fixing their car, Lord God. And we pray that you provide them a home of their own, Lord God. As they seek you, as they seek you first, Lord God, they will find everything, Lord God, in accordance to your will, Lord God. Lord, we lift up to you ang mga Ascaragas, Panginoon, si Lola Elena, Lord, si Dayday, si Tita Josie, si Brother Noel, Lord God. We pray that I continue to bless them as a family. Salamat sa mga paglilingkod nila, Panginoon, sa church namin. We pray, Lord God, ayo po ang humipo, Panginoon, sa kanila at patuloy niyo pong gamitin sa mga parating pang kaluluwa sa aming simbahan, Panginoon. We pray for protection kay Day pagka nagda-drive siya, Panginoon, as a new driver, Panginoon. We also pray for Sister Lenlen, Lord God, sa kanyang pag-iisa, Panginoon. Always comfort her. Yung mga sakit na naramdaman niya sa mga joints niya, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang magpala, kayo po ang magpagaling, Panginoon. We pray for John Bugayong na nag-iisa siya ngayon, Panginoon, na dumating agad yung kanyang asawa at anak. Magkaroon sila ng reunion. Pagpalain niyo po sila ng magandang trabaho, magandang bahay, Panginoon. At patuloy niyo po silang gamitin sa ministry niyo, Panginoon. We pray, Lord God, for the Simpron family, si Gianna, Sister Gurley, si Leslie, Panginoon, si Pastor Ray. We pray, Lord, we are thankful also, Lord, sa kanilang mga pagsilbi, Panginoon, sa aming church. We also pray for protection. Be upon them, Lord God. Continue to use Pastor Ray habang siya ay naka-leave, Panginoon, ngayon. Continue to make him useful, Panginoon, sa ministry niyo, Lord God. Lahat ito, Panginoon, dinadalangin namin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lord, tinataas din po namin sa inyo, mga leaders ng Church of the Nazarene. Lord, starting from General Superintendents Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, and Sunberg, I pray for your wisdom to be upon them, God, as they lead, as they supervise, Lord. I pray for grace. And I pray, God, that they would be effective, bless the works of their hands and even their families. I pray for the district office, Pastor Greg, Shay, Vanya, Lord. I pray also the same thing for them. Keep them safe, Lord. Let your divine wisdom, let your strength just cover them, Lord. All the senior pastors, associate pastors, we lift up to you the board, God, of La Felnas, Tita Gurley, Tita Fe, Tita Minda, Mama, Rachel, Pastor Bong, Lord. I pray, I thank you for their hard work. I thank you, God, that that they're doing their job as overseers, Lord, that you give them wisdom, God, on important decision-making activities, Lord. I just pray that we continue to give them strength, protect them, protect their families, Lord. Bless the works of their hands, Lord, and I pray, God, that you would just shower them, God, with greater understanding of what you want the church and direction even in church, Lord. And also, of course, for our La Felnas pastors, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Cled, we thank you for their lives. We thank you that they're a blessing to all of us. Lord, we just declare even an overflow of your blessing over their lives. All spiritual blessings, Lord, and even physical, emotional, mental, Lord. Financial blessings to be upon them, Lord. I pray that you would continue to give them strength for all the work that they're doing, God. I pray that you would be the one to bless the works of their hands, protect their families, Lord. And even, God, I pray that as they refresh others, Lord, that they would also receive refreshing from you, God. I pray even for the LA First English, Pastor Josue, Dan, Michael, Pedro, LA First Spanish, Juan, Lina, LA First Praise, South Korean, Sungdae Kim, David Kim, LA First Arise, North Korean, Jong Wan Lee, MCB, People God, Star, Curtis, Nick, Charles,
Maynor, for the citizens of the World Charter School Silver Lake, and even the Pinoy pastors and churches of Covinas, New Hope Nas, Faith, Hope, Love Assembly. Lord, we even lift them up to you, Lord. I pray, God, that you would also bless them, God. I pray that that you would speak to them regarding yung direction ng respective churches nila, Lord. And even for those with admin responsibilities, I pray that you would bestow upon them wisdom, that they would be efficient in running the affairs, God, of MCB and even the church, the churches, Lord. I pray for greater unity, God, among the churches of Nazarene, Lord. It would be synergy. We come against any form of division. Create animosity. We arrest it, Lord. And I pray for patience. I pray for greater understanding. I pray, God, for forbearance. And I pray, Lord, that alam mo yun, let the fruit of the Holy Spirit be manifested. That as we love one another, God, as the greater body of Christ, Lord, people would see that we are your disciples. So we bless them. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to just commune with you, Lord. Thank you, Lord God, for hearing our prayers and for answering them in advance, oh Lord God. And Lord, we pray for healing, Lord God. We thank you, Lord God, you are a great physician. You are a great healer. It says in your word, by your stripes we are healed, and claim it, Lord God, and believe it, Lord. Lord, we pray for these people, Lord God, the Mesa family, because of flu, ilang linggo na po silang di naka-attend, Lord God. We just pray for their healing, Lord God. We rebuke any sickness, disease, and illnesses, oh Lord God. We pray for the Federico Bondoc, COPD, Tita Fe, kanyang ILA Sir June 21, Lord God. We pray for the doctor, Lord God, na maging successful po ang surgery, Lord God. Prepare Tita Fe, naging calm siya and maging ready po ang lahat, maging smooth po ang operation and fast recovery po after, Lord. We pray for Alice Andenbrook, ALS. We pray for Jazby, mental health po, Lord God. Pray for Manuel Acevedo na may cyst sa lungs, Lord, biopsy. We rebuke any kind of cyst, Lord God. Tanggalin niyo po ito. It's not from you, in Jesus' name, Lord. Pray for Miguel Noel, brain surgery, yung anak po niyo. Ni Brother Noel Patrick Noel, able to walk, Lord. And we pray for Mrs. Krieger to gain weight, Lord God. Pauwi na po si Sister Elvie, Lord God. So she will be happy and I believe she will feel better, Lord God. We pray for healing for her, Lord God. Pray for Diana Santiago na may Parkinson's, Lord God. Lord, all these diseases, Lord God, we just rebuke in Jesus, Lord, mighty name, Lord God. You are bigger than any disease. Nothing is impossible with you, Lord God. And we thank you, Lord God, for your goodness. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. So we pray, O Lord, for complete healing from cancer. Si Alet Castro, na nag-undergo ng chemo breast. Si Mr. Edge, Rochelle Lang, cancer stage 4, and Janet breast. I pray, Lord, na kung ano po kagalingan na binigay niyo sa akin, ibibigay niyo rin po sa kami, Lord. And I believe, O Lord, and we claim, O Lord, na mga cancer na ito mawawala, O Lord, matutunaw. Touch their body, O Lord, right now, na para po yung mga cancer na ito, O Lord, ay mawala sa kanilang katawan, o kung kailangan yung mga nagkikimo po, Lord, ay makarecover sa kanilang gamot, O Lord. I also pray for Lord, continue to bless these wounds, O Lord, na maging normal po at maayos ang kanilang pagbubuntis. Patuloy po namin tinataas ang kanilang mga OB-GYNE na maalagaan po sila, Lord, ang mga babies sa kanilang sinapupunan, Lord. And I pray, Lord, na maging normal ang kanilang delivery, O Lord. Gayun din sa baby, O Lord, na maging normal, na wala pong any sickness o anumang epekto sa kanilang mga katawan, Lord. Thank you, Lord, for continuously guiding them as they go through this pregnancy, O Lord. I pray for comfort and peace from grief, the family of
Di Malibot family, Nanay Merut, Mayor Minors, brother-in-law, Salayaw, Inigo Giwa, Munoz family. Lord, I continue to pray, O Lord, for these families, O Lord. Bigyan niyo po sila ng comfort. Bigyan niyo po sila, Lord, ng lakas na loob na matanggap po nila kung ano man yung nawala sa kanila. At give them, O Lord, a favor na matanggap po nila ito na maayos. At makarecover po sila sa grief na nararamdaman nila, Lord. Mm-hmm. Especially kay Tatay Meru, O Lord, na matanda na rin na halos araw-araw magkasama sila ni Nanay Meru. I pray, Lord, for Tatay Meru na matanggap niya po na wala na po si Nanay, O Lord. Mm-hmm. Thank you, Lord, and we claim, O Lord, your loving hands to be upon them, O Lord. Your healing power be upon them, O Lord. Answered prayers from you, O Lord, from all these prayer requests. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mm-hmm. Lord, we thank you, Lord God, for this day, Lord. We thank you, Lord God, for we know, Lord, that as we come to you, Lord God, you will answer, Lord God, our needs, Lord. Brother, Father, we pray for a pianist, guitarist, Lord God, for the Papuli team. I pray, oh God, that you would continue to give strength to Aldrin too, as he take time, Lord God, to practice, Lord God, for the praise and worship team, Lord. Lord, we pray for David for his job interview, Lord God. I pray that you would give him favor as he answer all the questions, God, during the interview. And I pray, oh God, that you would give this job to him, Lord God, for your glory. Father, we pray for Nico Salipa Science for the interview, Lord God. Again, Lord, we ask for a favor, Lord God, to be upon him. I pray, oh God, that he would speak the right words, Lord God, in answering the questions in that interview. Give him wisdom, Lord God, in me. He find favor in your sight, Lord. Father, we pray, Lord God, for Tita Pepot, Cyrus, and Stephen, Lord God. I pray, oh God, that you would give them, Lord God, the job that you want them to have, Lord God. And may this job, Lord God, glorify your name, Lord God, in their lives, I pray, in Jesus' name. Lord, we pray for Brother Alvin. I pray, Lord God, that you would protect him, Lord, as he goes back to the Philippines. Lord, I pray that you would give him strength. At the same time, protect him, Lord God, from any diseases. And I pray, oh God, that you would use him, Lord God, as he visit, Lord God, his family in the Philippines. And I pray that you would use him mightily there, Lord. In Jesus' name, Lord. I pray, Lord God, for safety and security in our church, Lord God. We ask, Lord God, that you would charge your angels around, Lord God, the area, Lord, the vicinity, Lord God, in LA first, Lord. And I pray, oh God, that you would protect us, Lord God, from any harm. Even, Lord God, the kids, Lord God, who's upstairs. Everyone, Lord God, who's going to church, Lord God, to LA first. I pray, oh God, that your protection would be upon us, Lord God. And may you use the church, Lord God, for your glory, Lord. Father, we pray for Jarell and his wife and Jan's family, Lord God, for the approvals of their paper, Lord. I pray for Jarell, Lord God, na both of them will get the right job, Lord God, and they will be placed, Lord God, here in LA, and they would have the accessibility, Lord God, to attend our church so that they can bless you too, Lord God, as they worship you, Lord God, in our church, Lord. And thank you, Lord God, for answering our prayer, for the restraining order, Lord God, for Shane, Lord God. Thank you, Lord God, that you have granted the request. And I pray that you would continue, Lord God, to have your will, Lord God, to be done, Lord God, be done in the life of Shane and his child, Lord God. Father, we pray, Lord God, for Rachel. I pray that you would give her wisdom as she takes the NCLEX test, Lord God. I pray, oh God, that she will choose the right answer. Give her a sharp mind, a logical mind, Lord God, as she answers, Lord God, the test, Lord God. And we claim victory, Lord God, for this test, Lord God, that she will pass this test, Lord God.
Lord, we pray for the Raimundo family, Anastasio, Madrid, Jaya, for a new home. Thank you, Lord God, for you have blessed their lives, Lord God, more than they could have ever imagined, Lord God. And I pray, O God, that you will provide their needs. You will give them wisdom, the right timing, Lord God, when to invest, Lord. And I know all of these things comes from you, Lord God. You give them the strength, Lord God, to make decisions, Lord God, not according to their will, but according to your will, Lord. And let your will be done, Lord God, as they find a new home, Lord God, to bless other people. Father, we thank you, Lord God, for the life of Pagios. Lord God, they'll be back. Lord God, this coming Thursday, I pray for your protection, Lord God, as they travel right now in the air, Lord God. And yeah, thank you, Lord God, for giving them a wonderful vacation. And I pray that your blessings will just continue to overflow in their life, Lord. Father, I thank you for the life of my son, Lord God. I thank you, Lord, for Job. I know, Lord God, that everything is in your hands. You will continue, Lord God, to change his heart, Lord God. And I thank you for changing his heart, Lord God, these past few days, Lord. And I pray, oh God, that you would continue, Lord God, to deal with him, Lord God. I know that your hands, Lord God, is upon him. And I know, Lord God, that nothing is impossible in you, Lord God. You are, Lord, kayo, Lord, is not our last choice, Lord God. We represent, Lord God, everything to you, O God. And we pray, Lord God, for the success, Lord God, of his life according to your perspective, Lord. Father, we pray for faith. We pray, Lord God, for her life's direction, Lord God, according to your will. And I know, God, that you have planned that long time ago, Lord. I pray for provisions, Lord God. I pray that you would use people, Lord God, to bless her. You know her needs, Lord God. I pray, Lord God, for her F1 visa to be approved in the right timing, Lord God. You make everything so beautiful, Lord God. And all of this, Lord God, will be done, Lord God, in your perfect time, Lord. I pray for Pastor Clyde, Lord God. I pray that you would provide her needs. Specifically, Lord God, for his for her schooling, Lord God, for law school, Lord God. Lord, as you have provided, Lord God, her needs, Lord God, when she was studying, Lord God, for her bachelor's degree, I know, Lord God, that you will provide her needs too at this time. And I pray, oh God, that you would inspire her and give her strength, Lord God, in everything that she needs, Lord. We pray for his Lord. Thank you, Lord God, for the blessings that you have given to her. For this 3 commercial shooting, Lord God, I pray, oh God, that you will be able to manage all, God, the time, Lord God, for this commercial, Lord God. And I pray that you would give her enough strength to fulfill all her duties. At the same time, you will give her favor and she will be a blessing to the group, Lord God, that she will be shooting with, Lord. Father, we thank you, Lord God, for... If there's anyone, Lord God, in this group who has a need that they haven't said, Lord God, I pray that you would deal with them. Let the desires of their heart be granted, Lord God, according to your will. And I pray that you would give them strength, Lord God, to hold on, Lord, to the needs, to everything, Lord God, that you want them to do, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Almighty God, we continue to pray, Lord, before your throne. We thank you. We bless your name. We magnify your name because you are our God and there's nothing impossible with you. Your love knows no bounds. And tonight we know, Lord God, you are present with us for you to meet every need in every way that you see in us, oh God, during this prayer session. We thank you for your presence because your presence means a lot. We receive healing. We receive, oh God, answers to our prayers. You meet our needs, oh God. You strengthen us. You encourage us. You comfort us, oh God. And Lord God,
We thank you for these young people in line, O Lord, who have done their best, O God, in their schooling. They have done their best, they have tried hard, and they're able to succeed, O Lord, in whatever level they graduated from high school or college. We thank you for CJ. We know that you have blessed him so much, and we thank you because he loves you, his family, Lord, and he together praise you, adore you, and revere you, O God. And Lord God, as he has received the education he needs, O Lord, to be a help to the community or country, O God, we ask that you continue to be with him. Help him to develop skills, O Lord, so that he will be better used, O God, where he can help people and he can help the community to improve or grow and be a blessing to his loved ones, his family, friends, and brothers and sisters in the Lord. We thank you, God, for Brother Jairus. He has been working so hard, Lord. His heart is so big for you. And whatever the desires of his heart are, oh God, we ask, Lord, that you will grant him, Lord, and that everything will redound to your glory. He loves you and he wants to serve you, Lord, with the education and the skills that he has acquired. Bless him the more, O Lord, and his family together. We thank you for Brandon. As he is growing, Lord God, may he experience the Lord. May he have wonderful experiences every year that he grows. We thank you, God, for giving him a good feeling that he has graduated from school, that he has successfully, O Lord, done his duty as a student, O Lord, and that he has everything, Lord, the support of his family. We ask, O Lord, that you'll continue to give her wisdom and direction. Tita Fe, nakamute po kayo. Tita Fe, nakamute po kayo. Tita Fe. Tita Fe, nakamute po. Kindly unmute po, tita. Nakamute po. Thank you for Justine. There you go. Okay na po. Oh, okay. In the name of Jesus Christ, we thank you. Amen. Brother Jairus. Umakyat na po si Jairus. Lord, we continue to pray, Lord God, for our connecting events, evangelism, discipleship. Lord God, there will be a coming new pastor for a Korean church, Lord God. His name is Pastor Paul, Pastor Pablo. We pray, Lord God, that you will make him successful sa kanyang bagong posting, Panginoon. Adventure to for him, Lord God, and it will be tough, but we pray, Lord, that you will be with him all the way and his family, Lord. We also pray for the retirement of Pastor Sangday Kim. We pray, Lord God, that you blessed him with his kanyang faithfulness, Lord God, sa ministry, Panginoon. We pray, Lord God, that the service will turn out beautiful and meaningful, Lord God, para sa church na to, Panginoon.
We pray na lumago sila, Panginoon, and we pray na maging successful ang kanilang ministry, Panginoon. We pray, Lord God, sa general cleaning namin sa June 4, na maayos namin, malagay namin lahat ng tag, yung mga gamit namin, mga inventory namin, malinis namin at ma-organize namin para mapaluwag namin yung aming space, Panginoon. We pray for our travel, Lord God, sa Asian Fellowship sa San Jose, California sa June 9 to 11, na maging successful, Lord God, yung aming training, yung seminar, and magandang fellowship sa mga kapwa Asian churches namin, Panginoon. We pray na maging safe yung travel namin, Panginoon. We pray, Lord God, yung sanitizer evangelism na gagawin namin, makapagdala kami ng maraming kaluluwa sa aming simbahan. Ma-hit namin, Lord God, yung target namin na 100 attendees, Lord God, every Sunday, Lord. We pray, Lord God, for the Father's Day. Magandang celebration. Maganda yung paramdaman ng mga tatay, Panginoon. They may feel special, Lord God. Una-una sa inyo, Panginoon, sa pagiging tatay namin, Panginoon. Dalangin namin na maging masayang celebration to para sa kanila, para sa mag-glorify ang pangalan niya, Panginoon. We pray for our upcoming family camp na everything will be okay. Mag-provide po kayo sa lahat ng sasama. Magiging safe po ito. At magkakaroon po ng mga change hearts pag-uwi ang mga tao, Panginoon. We pray for our volleyball part 3 na wala po may injured, Panginoon. Dalangin namin na everything will be organized gaya ng part 1 and part 2. Maging connecting event to, Panginoon, para makapagdala pa kami ng mas marami pang kaluluwa, Panginoon, sa aming simbahan. We pray for our kids BBS sa July 30, Saturday. Adalangin na yung Panginoon ng mga teachers namin sa Sinag. Palayan niyo po sila sa kanilang selflessness, sa kanilang pagtsatsaga, Panginoon, sa pagtuturo sa aming mga kapataan, Panginoon. Prepare our Sinag Kids Ministry for the future, for they are the future of our church, Lord God. We pray that madaming umaten, madoble uli yung number, Panginoon, compared last year, Panginoon. We pray na maging successful itong event na to. All this we pray in Jesus' name. Amen. Also, Lord God, we pray for protection, blessings, and provision sa mga businesses, Panginoon, ng LNG Nursing Group. We pray for Aerotechnic, company, Panginoon, nila Pastor Ray, Barbary, Coritello, and iRadio. Dalangin namin na pagpalain niyo po ang kanilang mga grupo, kanilang mga businesses, Panginoon, na more opportunities for them. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dakila ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, na patuloy ka na nagahari, Panginoon, sa amin at sa aming simbahan. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga darating na araw, Panginoon, ay patuloy namin maiangat ang inyong pangalan, makapagdarami maraming kaluluwa para sa paanan niyo, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, dalangin ko sa lalo-lalo na lahat na nandito, si Tita Pepo at si Sir Faith, Panginoon, si Tita Fe, si Brother Aldrin, si Sir Jasmine, si Tita Amy, si Sir Mini, Lord God, si Pastor Cled, si Father Jairo, Sister Rachel, Lord God, si CJ, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pagpalaan niyo po sila at ibigay niyo po yung desire ng puso nila sa linggo na ito, Panginoon. Keep them safe always. All our church members, we lift them up to you in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 All right. Picture time. All right. Picture. Tita Amy, happy anniversary, ah. Salamat po. Hanggang ngayon, napapaniginipan ko yung yung sinampalukang manok niya. Sinampalukan? Saan makadala ulit ako? Pipili na daw po si Tita Amy ng malaking lutuan, eh. Oo. Ubus ka agad, eh. Sabi ko na nga mo, ubus agad, eh. Ayan. Okay. 1, 2, 3, smile. There you go. God bless you guys. See you on Friday. Bye-bye. Good night. Good night.